ban. Dire team pick. Radiant team pick. Pixel Maiden. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Warlock. Dire team pick. Beastmaster. Seconds remaining. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Bad Rider! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Night Stalker. And hello, welcome back sa ating last series, Lower Bracket, the Geek Fam versus Alpha Red. Matatalo, uuwi, at hindi pala uuwi, online tournament lang to. Oh, babalik lang kayo. Balik kayo at magmuni-muni muna kayo ngayong bagyo. At eto na yung lower bracket natin versus GeekFam versus Alpha Red. Eric, anong call mo dito? 2-0 Alpha Red ba? Alpha Red ka? Alpha Red. Ako, GeekFam.
in Scam We Trust. Pero support nga pala si Papa Scam dito. Pero Beastmaster, Matic, kay Scam Berlo na yan. Tingnan mo, Beastmaster. Ang hilig mag-Beastmaster 4 ni Scam eh. Pero ito, fourth pick, inihintay natin for the side of Geek Fam. It's reserve time pa rin, pero first three picks nila. It's Warlock, Beastmaster, Batrider dito naman sa Alpha Red. They have the Crystal Maiden, Morphling, and the Night Stalker. Hunter in the Night, assemble. Sabi, last series na to. Tapos, ano ba meron mamaya? May stream ba mamaya? May stream lords. Alo, tapos rain. Ayan. Sige, tingnan na natin kung ano. Maaga tayo matatapos ngayon, pero best of three to. Tingnan natin kung madadala, kung sino man dito, kung mag-1-1 ba sila, dadalin nila sa best of three. Itong lower bracket. Again, yung bearing na ito, tanggal na yung matatalo. So, ayan, yun yung bracket. Ay, nandito pala, ayan. Samba, ayan. Ayan. Okay, hirap ha? Ayan yung bracket natin, nandyan. Ayan. Kung pwede nila itulak eh. Pero ayan, tingnan na Clutch Gamers versus Geek Fam. Pag nanalo si, kung sino manalo dito, lalabanan yung Cavalry. Hindi ko alam. Chinese team yung Cavalry. Matik. Ayan, Boss Orbs, dasal mo bet. Nako, dasal mo. Dadasalan ko. Hulugan mo. Joke lang. Ayan naman pala si the Destroyer. Nandyan na naman pala. Pero fourth pick ng Geek Fam will be the Luna. Ayan. Luna Mystica para sa kanilang fourth pick. Fourth pick naman for Alpha Red. Hinihintay na. So, eto Beastmaster. Ay, maganda sila pang lockdown dun sa Morphling. Pero kailangan muna nilang ipop yung kung maglilinkin Spear Rush muna ba itong si Morphling. Plus, they have the Batrider. Ang dami nilang pwedeng pangtanggal nung Lincoln, nung Morphling, pero ayun na yung sustain na hinahanap ko for the side of Alpha Red. So, it will be the Oracle. Orbs lang, ako lang mag-isa, ganun talaga. Talaga, sanay lang mag-isa. Lalang, kasi sanay na. joke lang. Wala, nag-cast na kasi kanina si, ano, nag-cast na si, si Rain. Dapat ang partner ko ngayon is Sean, kaso si Calbs hindi nakarating, kaya solo muna tayo. Nag-cast na sila kanina, kaya pahinga naman. Kaya mag-isa lang tayo magka-cast ngayon, pero hinihintay natin last ban na for the side of Geek Fam. Sino kaya? Sana may Enchant Autumn. Loka talaga siya na Enchant Autumn. Totem. Wala si Rain yan. Nagka siya kanina umaga, no? First series. O, nag-first series kanina sila. Dasal mo, bet ko. Dasalan natin yan. Ano klaseng dasal ba? Yung gawa ganun. Lagyan ng ano, ritual. Ritualan ba natin ng ano? Saka ba ng ano? The Destroyer. Baka yung bet mo mamaya, ma-destroy na yan. Enchant Totem ni In Your Dream. Ayan mo. A geek fam. Agik. Ang hirap pa yung Alpha Red pala to. So, yan sila, Paul Parks. Ayan. Mamaya, tingnan na. Wala tayong makikita ng enchant eh. Enchant totem. Pakita natin yung enchant. Ah, yan, Alpha Red. Uy, pareho kayo ni Eric ha, Alpha Red. Pupuso. Si The Destroyer yung nag-ano. Ah, wala kang bet. Ayan. Pero sabi ni Eric, 2-0 daw, Alpha Red. Pero sabi naman nila, Jazz, 3-0. Ano? 3, ano yun? 2-1 yung score. Pabati naman si Joben ng Mabuhay Homes. Nanonood yun. Nice one. Ayan, sabi ni Nice one. Boss, tagasan ng Geek Fam. Hindi ko alam kung saan sila naka-based. Pero, yun nga, si Papa Scam nandito. Papa Scam Berlulu. Pero last pick naman na Alpha Red, Ember Spirit. Ayun, sinisilip ko kasi, nasa harap ko kasi yung camera. Nakaganon. Tapos sinisilip ko yung drop. Kaya may iwas. Ano. Malaysian-based team. Itong side ng Geek Fam. Malaysia. Hindi Cavite, Malaysia. Malaysia yan. Pero last pick naman, mid laner para sa side ng Geek Fam. Sino kaya? Witty Faded Oli, pangalan nila. Pero yung mga pangalan nila, ganun pa rin ah. Ajit, ayun. Si Ajit nila. Ajit ba? Fearless, Leonax. Buti okay naman pala yung pangalan nila ngayon, no? Mas matino kaysa dati. Agik. Ano ba yan? Leaf. Leaf pala. Pero last pick, Dragonite. Tanky hero para dito sa side ng Geek Fam. So, it's going to be Chewan. On the DK, so kompleto na yung ating drafts. We will head ourselves in the game. Best. Wala na si Playhard. Wala si Playhard dito sa Geek Fam. Best of three.
Game number one, Geek Fam versus the Alpha Red Squad. Kailan TNC Tigers? Kailan TNC Tigers, Eric? Baka bukas pa, bukas pa. Bukas pa yung laban ng TNC Tigers. Sino kalaban nila? Chinese din. Chinese versus Southeast Asia talaga, no? So, palag-palag. Wait nga. Pabati, Boss Orbs, watching, ano yan? Watching here with my son, si Joaquin from Tanauan. Ano yan? Tanawa, Tanauan City, Batangas. Sabi ni Kate Joaquin. Ayan. Kung tama man yung pagbigas ko ng Tanauan na yan. Hello, hello. Ayan, dito, wait. Ayan, simula na yung best of three natin. Yung game number one pa lang. Tanawan, Tanawan, Tanawan pala. Ayun, Tanuan. Kala ko Tanuan, parang Sanuan lang eh, no? Pero uy, may ano pala tayo, no? May jutsu pala tayo. Ah, bawal, bawal. Ayaw nga pala, no? Hindi ko makagalaw. Hindi marunong yung kam. Pero pakilala muna natin mga player natin. Dito sa side ng Geek Fam, Batrider. Sino nga yung Japanese character, Eric? Sa Batrider. Kompleto pangalan nila eh. Kompleto yung apat eh. Yung isa lang eh. Pasaway. Ayaw magpalit ng pangalan eh. Free camera. Ayan. Hindi. Faded. Hindi. Chuan DK. Yung offlane. Offlane. Yung tres-tres. Si, ayun. Si March para sa kanyang Batrider. Si VT Faded naman on his Luna. Si Oli para sa kanyang Warlock. Kemberlu on the 4 Beastmaster. At si Chuan para sa kanyang DK. Habang dito naman sa side ng Alpha Red, Dota King Chuang. Ayan, ang gulo. Ayan, patingin niya ng Alpha. Dog Brain, it's going to be Dog Brain. Dog Brain para sa kanyang Dog Brain para sa kanyang Morphling. Ito naman si Fearless para sa kanyang Ember Spirit. Dito naman Leonax, My Pro para sa kanyang offlane. Mukhang offlane na to, offlane na Night Stalker. Tapos Leonax, mali. My Pro yung offlane Oracle. My Pro offlane Oracle, Leonax para sa kanyang Night Stalker at si Boombell para sa kanyang Crystal Maid. Wow, bago yun na offlane na Oracle. Shoutcast niyo na lang, naglalaro si Sir Mike. Ako din, Boss Orbs, taga Tanawan, sabi ni Nuemo 1491. Saan ka nakita ng first 10 kills? 0.47 yung ads ni Hadong Team. Magic. Ang tawag dyan, wow, Magic. Hindi ko alam, wala akong info dyan. Wala, genius. Wala akong official info dyan. Kaya kung meron man, ilalabas naman kagad ni Wombo. Pero wala kaming official info. Kung may official info kami, sinabi na namin yan. Pero bago ang lahat. Combo X Combo, yung coverage namin powered by Dumb Men Plus Care. Ayan. Para sa mga gamers na laging hindi na tumatayo at naglalaro lang magdamag, maligo-ligo naman kayo. So, eto, bottom lane natin. Again, it's VT Faded para sa kanyang Luna. Yung matatalo dito, uuwi at magpapahinga kasi may bagyo. Kailangan magpahinga muna, magpalamig at magmuni-muni. Na may kababalagan sa BPK. Matagal na yan. Magtataka ka talaga bakit ganyan. Nagsiswing. Tagal na yan. Ano pa yan eh? Time pa ng CIS. Sabi ko bakit ganito yung ads. What the heck these ads talaga. Tapos nalaman ko lang recently may mafia daw. May Chinese mafia daw. BP game. China tayo dyan. Pero, oy. Akong, oops. Oy. Si Leonak, nagpalit sila. Palit sila. So, mukhang Crystal Maid. Sino ba sa kanya? Sa inyong dalawa? Ayan. Hindi, offlane. Offlane na... sige, tingnan natin kung paano magdamukhang alo. Offlane, ha? Offlane na Crystal Maiden ba? Yung makikita natin dito. Mukhang, tapos Kemberlu naman. Ito, Oracle. Susuportahan lang dito sa may top lane na si Dog Brain. Pangalan niya ngayon, Dota King. Si Dota King pala to. Malupit. Malupit ang galawan na ito. Oops. Check nga natin. Mukhang ano nga. Crystal Maiden offlane. Crystal Maiden offlane. Mukhang 250. 250 attack speed incoming. Para dito sa offlane
ng Alpha Red. Ito, mukhang maganda panoorin to. Offlane, gamit pa lang alam na. Ayan, sige, sige. Mga ngayon lang ako makakakita ulit na ngayon lang ako makakakita pala ng ngayon lang din ako makakapag-cast ng offlane na CM. So sobrang tagal ko ng Dodota ngayon talaga, pero to BT faded mo so much, may sustain na coming from Oli, pero kung tinuloy-tuloy nila yung harassment nila dito sa may bottom lane, kayang-kaya nila. They have the mana sustain, arcane aura ni Crystal Maiden na plus meron pa silang void ni Night Stalker. Problema yung void ni Night Stalker, ha, humina sa umaga. Sadyang na-nerf yung buong umaga niya. Sa gabi na lang talaga siya makakakilos. Pag umaga, medyo wala kang kwenta. At tiklop kang aswanga. Shoutout dito sa Montalban Rizal. Keep safe, pabati sa asawa ko, Jera Jean Sopeña. Solid WX. Yung nga, ingat kayo dyan sa Montalban. Madalas landslide dyan. Ingat na lang kayo lagi. Ano to, top lane. Oh, magka-fortifyan na kagad. Pero dito naman, Fearless on his Ember Spirit going up against the DK. Dragonite, Dragon's Blood, level 1 pa lang. So medyo may sustain. Pero top lane, medyo may malalim. At lumalim-lalim nga itong post-4. Siguro tinry niya mga hatak. Hindi natin napansin. Tinry mga hatak ni Skema with the Beastmaster at mapapunish ng Alpha Red yung aggression neto ni Papa Skema. Best of 3 po, best of 3. Pabati naman all the way from New Zealand si YGMF. Mid lane naman natin, medyo 2-1. Confident lang siya dito sa pwesto niya dito sa may mid lane, since meron nga siyang Dragon's Blood at medyo matigas-tigas at makunat-kunat. Tapos meron ng Bracer dito si Chuan. Confident siya tumapak dito sa pwesto neto ni Fearless. Pero Fearless going for the Searing Chains. Pero meron namang follow-up ng Dragon's Tail. I mean, to stop the aggression neto ni Fear. Maganda dito, hindi niya po problemahin masyado yung magic damage. Ahampas-hampasin ka lang neto ni DK mamaya. Siguradong maharas at maharas niya dito si Fearless. Plus, meron pang minus damage coming from the Breath of Fire neto ni DK. Habang bottom lane naman, yung CM, buhay na buhay, together with the Night Stalker at Hunter in the Night, 4 minutes in. Tingnan natin kung iikot na ba na at magro-rotate na dito si position 4 na Night Stalker. Pero yun, ginaharas nila. Sustain coming from the Warlock onto Luna. Mga itong si Leonax, ayun, gabi na, simula na ng lagim ha, para sa ating 4-minute mark. Pero ito, VT Faded, ginogo nila, Crystal Maiden, cooldown pa yung Crystal Nova, pero VT Faded, masusustain na naman. Neto ni Warlock, level 2 Shadow Word, para masustain yung kanilang lane. Swerte naman nito, anak ng Diyos. May regen rune gagad para dito kay Fearless. Habang eto naman si Skemberloop, balik sa pooling at agaw ng XP dito sa may top lane. Pero doon naman sa may gilid-gilid, oy, bottom lane, hindi nila mapatay yung Luna. Ang kukunin na lang nila is yung Warlock na tuloy-tuloy yung sustain. Good to. 0-2 na agad for the side of Alpha Red at Geek Fam. Medyo nabibigyan ng pressure dito. Ang pressure na pupunta dito kay Luna. Grabe yung harassment nila. Pinipilit pa ni Warlock i-sustain yung kanyang carry. Napausog nga, Eric. Napausog. Kumain na. Ayan. Ayun. Salamat, salamat. Hindi! Kung nanonood ka, Mama Chado, Mama Chadakaw. Kung nanonood ka ng EU na isang gabi, Yung CM na naka 250 attack speed at naka 150 gold per minute, yun yung tagahuli ng Invoker. Naka Hex, naka Nullifier, naka BKB. Paano nila papatayin yung CM? Imbis na ma-burst down mo agad, ikaw pa yung bina-burst down ng CM. Diba? Ano pa yun ha? Post 4 na CM yun, hindi post 3 na CM. So, mukhang Hunter in the Night. May attempt dun sa may mid lane, pero hindi niya natuloy. Dragon Form ni Chuan, pin-up niya na, pero ito, Hunter in the Night, lakad matatag pababa, Oli hinaharas. Pero tingnan natin kung hahabulin ba, pupwestuhan ni Hunter, level 2 Void available na, pero yung sustain talaga ng Warlock na nakakainis, nandyan, para sa dito sa may bottom lane.
Pero ito, ginogo, tatry nilang go, VT-faded, pero hindi na tinuloy dito ni Night Stalker. Habang top lane naman, itong si Dog Prey na 27 last hits against the Batrider na 19 at Skem naman with the 6 last hits. Mid lane naman natin, level 7 for Chuan, napapag-iwanan dito ng isang level si Fearless, habang Fearless naman tinutuloy-tuloy yung kanyang harassment. Level 3 flame guard kagad yung inap niya dito. Anong odds yan? Tanong kayo. Di kita ibang skill ni Warlock. Anong di kita ibang skill? Ayun. O nga no, hindi kita ibang skill ni Warlock. Hindi niya pa ata nila. Baka hindi niya pa nilalagyan. Hindi pa naman magka-clash yan eh. Hindi pa naman babawi yan. Pero mid lane, nakapwesto lang dito. Oh, Hunter in the Night. Kaya ba nila? Pero medyo hindi nila kaya tong DK. Medyo matigas-tigas na yan eh. May plus 2 HP regen na yan, plus 6 strength pa, level 2 Dragon's Blood. Medyo matagal nila or imposible pa nilang patayin. Either ma-burst down or ma-lockdown muna nila yan. Pero dito, balik naman sa may bottom lane. Crystal Maiden going into his level 6. Tingnan mo yung harassment na binibigay niya dito sa Luna. Luna 26 to 23. Crystal Maiden humahabol. Tatlo lang yung lamang ng Luna sa network. Yan na, papaskem, rotating dito sa may mid lane. Andyan ba yung roar? Pero level 3 pa lang, Searing Chains aabot at mukhang masasayang yung rotation dito ni papaskem. Abang ito naman na Light Stalker, umpungi pwesto lang dito sa may silence. Pero ito, grabe mambuli yung Crystal Maiden. Binubuli out of lane yung Warlock, pati na rin yung Luna. May balita, yan, kahit pag hindi nilagay, dapat may yellow sign. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung standing, pero tingnan natin kung bakit hindi kita mamaya. Try natin i-reconnect mamaya, pero dito naman sa may top lane, there goes the lasso on to the Morphling. Oy, nabulabol lang itong si Kuya Morphling, pero Morphling, mabubuhay ba? Hinahabol lang siya ni Kuya mo. Ay, abot! Abot, hindi na nga umabot. Pero mamamatay dito si Bat Rider dito sa may top lane. March, mamamatay. Ha? Yung ano? Pero ito, mid lane. Ano, may plus? Sa player's perspective pala yun. Pag may Dota plus ka lang. Hindi, sabi niya kasi, yung Warlock. Ayun, may skill na yung Warlock, oh. Nilagay na. So, tinambay niya lang. Hindi talaga kita. Ayan. Confirm, hindi kita. Ngayon niya palang nilagyan. Ito, Luna, naiwanan na sa may bottom lane at level 6. Nakaka-farm pa rin. 40 last hits, 31 for the Crystal Maiden. Pero ito, top net worth farmer natin. It's going to be DK na hindi nagagalaw sa mid. Tingnan natin kung may ibang magagalaw dito. Pero ito, ahabulin nila. Etong si March. March onto the lower ground. Nakatakas pa with the Firefly. Pero ito, haharasin ba niya? Si Fearless, top lane naman. Morphling, binabato pa rin ng sticky napal na neto ni Bat Rider or ni March. Pero mukhang yung rotation nila medyo masasayang din. At Morphling switching up the lanes, going for the bottom lane together with the Crystal Maiden. Now, going for the Drums of Endurance at mukhang tatower take na agad sila at the 10-minute mark. Kita mo naman yung damage ng Morphling with the max, almost max agi. Pero isang burst lang dito yung Morphling, punit yan. Panigurado. Second lang may, ayan, sabi ni Simirai, CM lang. Second lang yung meron kanina sa Warlock. Hindi niya pa ni-level up yung ibang skill niya. Pero tier 1, top tower, kinukuha na rin ng Geek Fam. Again, manatalo dito, tanggal na sa ating ang tournament. Pero top network farmer natin now goes to the Morphling. Pero Alpha Red, still 0 and 3, tier 1 top tower, makukuha na ng Geek Fam. Bottom lane, ayun, nakuha na rin, tower exchange lang para kay Morphling. So, kuhanan lang tayo ng tower, ganun lang, give and take. Parang relasyon lang yan, give and take kayo. Ayan. Nagbibigayan sila eh, pero kailangan, sa huli, walang magbibigayan dito. Dahil tatanggal at magpapahinga muna sa bagyong malamig.
Alpared ba? Alpared Altai. Yes, Alpared Altai. Altai. Altai sila. Ayun, pinang-sustain niya nga lang naman yung Luna, hindi naman niya, sayang lang naman din. Kung haharasin sila, naharas eh. Sila yung nasa back foot kanina sa may bottom lane eh. Pero yung Luna naman ngayon, mukhang recovery farm na ba to? Fourth net worth siya ngayon. Pero Ember Spirit, ayan na, for the third net worth nating farmer. Pero ito naman, Night Stalker, level 5 pa lang. Wala pang, di ba natin makikita yung level 6. Pero Batrider naman, March, going for the Night Stalker, Leonax. Maaabutan ba? Naaabutan nga ng Lasso. And here comes the Dragonite. Istanin mo at masusunog dito si Night Stalker. Di ba lang umabot sa level 6. Aggressive, grabe, kita mo. Iniwan nila sa lane yung Crystal Maiden kanina. Tapos yung Crystal Maiden pa nang bubuli. Binubuli yung Warlock, pati yung Luna. Isipin mo, Crystal Maiden yan. Sabi ko nga, kung pinanood nyo yung EU nung isang gabi, yung Crystal Maiden, naka Sight of Vice, naka BKB, naka Nullifier. Walang magawa yung Invoker. Sila lagi yung may catch. Oh, Luna. Farming lang. 1-4 na yung score natin. Medyo mabagal-bagal. Umagal yung facing. Pero itong Batrider, March naman. Igo-go niya si Crystal Maiden. Pero sabi ng Alpared, huwag mong gagalawin. Yan si Maiden. Pero ito, hinahunter in the night. Onto the three lines. March, nahuli dun sa may waterfall. Ligo muna. Ligo muna. Pero lang dun yung void. Oy, tayo ka muna. Pero binigyan ng freezing feel at nilamig. Dito si Batrider, cooldown ka muna dyan sa may waterfall at magpalamig. Pero tier 1, top tower, all group up dito yung side ng Alpared at makukuha nila yung tier 1 netong Geek Fam. Pero Geek Fam naman sumasagot, mukhang gustong kunin yung tier 2 bottom tower. Piniping nila dito si Crystal Maiden, pero op, Luna, aasim ba, papasukin niya. Ay, may roar. Pero mukhang nga, oy, end pass na daw, sabi dito. Hindi, end pass daw, tingnan mo, tier 2 na agad sino. End pass daw, sabi ng both teams, mukhang gusto na magpahinga kasi may bagyo daw. Pero may, hindi ko alam kung may bagyo sa Thailand, wala naman bagyo sa Thailand. So, end pass na daw. Tier 2 na agad sila, wala nang TP-TP, ngayon lang nag-TP-TP sa may bottom lane sila Skim with March. End pass na daw. Pero 1-5, parang nagtuturbo mode lang kayo, no, ng mga kaibigan mo. End pass, push now. Parang yung dati pala, hindi turbo mode yun. Low prio mode. End pass, we push. Kung sino mauna mag-push, panalo. Oo, diba? Pero Crystal Maiden, kita nyo, standing strong. 2-0 yung kanyang score dito. Ito yung inaabangan ko eh, mga Crystal Maiden na core. Sabi ko mo, maganda mo sa interesado panoorin. Kasi yung Crystal Maiden na core, makikita mo kung gaano nakakairita maglaro pag may Crystal Maiden na core. Pero dito, Hunter in the Night, yung Dragon, kakainin ni Bat ni Hunter in the Night, pero may blink out para kay Chuan. Pero 1-5, Alpared leading with the kills. 5 na yung score nila, 5 kills away for the first 10 kills para dito sa side ng Alpared. Ano team ako? Alpared. Mas okay ako sa ano ng Alpared, pero dito Skember Lu stacking up lang dito sa may ancient side. Tingnan natin sino kuha, pero mid lane naman. There goes the Dragon Tail. Luna with the Eclipse. There goes the waveform out onto Dogbrain. Dogbrain naman sisigawan, pero nandiyan yung sustain ni Oracle habang Batrider. Dito ka lang at susunugin nila dito Dogbrain, pero there goes the Luna, pero nandoon Mother Burst down lang nila dito si Morphling or si Dogbrain, kasama pa yung Oracle dito sa may riverside or sa may sideline. Nabutin ng series 4 hours. Huwag naman. Na jinx. Huwag naman jinx. Pero eto off Crystal Maiden. Off, mga haras lang. Going for the next item, Ether Lens. Pero eto si Chuan. Pero Dragon Form, palamig ka muna dyan, Brad. Magpalamig ka muna. At tier 2, top tower naman. Mukhang may balak kunin dito yung side ng Geek Fam. Warlock Golem
Hindi available yung Warlock Golem. Wala nga lang silang Primal Roar. Pero ito, Hunter in the Night. Binibigyan Leonax. Mamamatay Ember Spirit with the Chains onto Luna. Luna, pero there goes the Warlock Golem bursting down. Pretty faded. At ito naman, si Morphling. May susunod naman sa hukay. 3 heroes dead on the side of Alpha Red. Pero 2 heroes dead naman para sa side ng Geek Fam. Pero make it a 4 heroes dead pa. Pero nandun yung ship into strength. Neto ni Dog Brain at Fearless, makakatakas lang. Pero 3-4-3 exchange yung naganap doon. Mukhang mas lamang dito yung side ng Geek Fam. Kukuha pa sila ng tier 2 top tower. Yun, nakakatok-katok nila. Ayun, mabibigay Warlock Golem. Uwi muna. Ayaw mo ng easy gold. Uwi muna, uwi. Ito si Morphling ni Dog Train going for yun na Linked Spear plus the casual morbid mask yung kanyang item pick off. Pero ito naman Luna going straight for the Dragonlance. Nasa yun, si Eric gutom na. Naghahanap na lang mag-order. Pag malamig ba, mabilis magutom. Ayan, oh, naghahanap na lang mag-order si Eric. 6-8 tie score, humabol dito yung side ng Geek Fam. Top network farmer natin, still the Morphling. Ito, natin na Luna, kuha lang ng stocks. Si Fearless naman na heading straight for the BKB. Si Crystal pa din. Ayan, kulang pa siya ng energy booster para sa kanyang Aether Lens. Habang ito naman, Dog Brain na farming up the ancient stock. Dito sa may sidelines, 18 minutes in, 6-8 pa lang yung score natin. At, medyo mabagal-bagal nga. Sabi nga, wag daw ma-jinx yung ating laro. Umabot ng 4 hours. Magkakas ba si Coach Mamaya? Hindi magkakas si Coach Mamaya. Last series na to. Last series na to. Nag-cast na si Coach, pero yun, nagkaroon ng Dota 10. Nakasigawan. Crystal Maiden, binigay yung sustain, pero yung freezing field, na ilapag na. Wala pang namamatay sa side ng Geek Fam. Night Stalker will fall. Crystal Maiden as well. And two heroes dead. Putting up 8-8. At na-tie in pa ng Geek Fam yung first 10 kills. Abang ito naman, Ember Spirit, kailangan niya lang mag-retreat at mukhang sagot dito ng Geek Fam. Roshan take at the 18-minute mark, hindi pwedeng pasukin to ng Alpha Red. Kulang na kulang sila sa firepower. So ito, kinukulit lang sila ng Ember Spirit. Luna naman, Batrider scouting out. Here comes the Ember Spirit, Remnant in. Pero mali ata yung pagpasok mo dyan! Pero makakukuha ni VT Faded yung Aegis. Abang ito naman, si kuya mo Ember Spirit mamamatay at pagbabayaran yung pagpasok niya dito sa Rosh Pit. Pero 9-8 na, pagpawisan na mga ano nyo. Pagpapawisan na, ayun, Ember. Tinry niya naman. Tinry niya naman. Yun ang maganda guys, kailangan mag-show ka ng effort na may ginawa ka nito. Kaso, medyo napaage yung pasok niya. Dati may vision kang konti pag Fire Remnant, pero ni-nerf nila yung Fire Remnant. Wala ka ng vision na makikita dyan pag binato mo yung Remnant. Ayun, napaaga. Siguro kung dinelay niya lang ng konti, tapos tinimingan niya, nakakuha niya yun Pero nice effort coming from Fearless. Fearless talaga. Bagay na bagay yung pangalan niya sa kanya, walang takot. Kung may fear, meron tayong fearless. Pero tier 2, top tower, kinukuha na ng Luna. Aegis advantage nasa side ng Geek Fam. At mukhang yung Crystal Maiden na performance, hindi natin makakikita. Pero to tier 3, kakatok na kagad sila dito sa high grounds ng Alpha Red at mukhang gusto nilang tapusin. 20 minutes, Crystal Maiden tinalian at pinainit ni Batrider. Nandun yung sustain, Warlock Golem mo lang natamaan. Roar, binato na ni Papa Skem, pero freezing field, ibabato, mamamatay ba? Eto si DK, DK sarap, mamamatay sa kamay ni Morphling at mukhang kailangan muna umatras dito
ng Geek Fam. Pero ayan na yung Ember Spirit. Here comes the Eclipse. Bakit ka nandyan? Pero ito, lapag Remnant out. Pero mukhang Fearless, mamamatay. Bakit ka pumunta na naman dun, sir? Pero Oli naman, tatry tumakas. Pero Oli, mamamatay. Two heroes dead on the side of Geek Fam. Habang nilalaban nila, chasing down the Luna. Luna, makukuha nila yung Aegis. Ito naman, Batrider, tinatry mang ulit. Buyback na ni Warlock. Luna lalaban. Habang ito naman, sinusunog ni March. March lang sa harap ng Crystal Maiden. March, mapapatay pa si Crystal Maiden. Pero dito naman yung Luna, mahabol ng Alpha Red. And Alpha Red, hindi pa kami tapos. Warlock, nakaka-buyback pa lang. Matitipok dito sa may top lane. At Leonax, makakuha. Pero ito, skip naman. Mukhang susunod pa sa hukay. Double kill para kay Leonax. At napasulit. Nasulit nila. Nag-buyback pa yung Warlock eh. Nasulit nila yun. Nasulit ng Alpha Red. So, mukhang, ayan. TY. TY Geek Fam. Pwede uminom ng tubig. Kamaya na layo ng water jug ko nandun. Ayan. Thanks sa Geek Fam. Ayan, thanks Geek. First 10 kills. Ayan. Let's go. First 10 kills. Ako. Wala pa tayo dyan. Wala pa tayong sandwich. Pero ito, tingnan natin. 11 and 13 yung score. At 22 minutes in, March now with the Haste Rune. Emberino, Masterino. Ay, ay, ay. Grabe yung Ember Lords, walang buhay. Tapos tinry niya mag-Remnant out. Tinry niya naman mag-Remnant out. Kaso, ang daming harang dun sa Remnant niya. Pero ayan na naman, Batrider, niluto at sinunog dito si Ember Spirit. Bakit ka pa naging Ember Spirit kung masusunog ka man din sa Batrider? Diba? Dapat magic immune ka pag fire type. Fire type, para Pokemon lang yan. Wala bang basic sa Dota? Fire type, dapat not effective yung damage, diba? Ito to, mid lane. Mukhang balak nilang itake. Pero ayan, one hit na lang. Madadamay pa ata dito, pero mamaya na daw yung tower. At mukhang gusto muna nilang kunin si Skim. Waveform in a Morphling. And Oracle will burst down na Papa Skim dito sa may mid lane. Pero 12 and 14 yung score. 23 minutes in. Yung net worth natin, nasa side pa rin ng Morphling. Pero itong top tier 3 tower nila, bawas na. Pero 12 and 14, si Crystal Maiden, ayan. Ayan, magli-Linked Spear, ano ba yan? Ano ba yan? Crystal Maiden, offlane, wala man lang ano. Wala man lang hex. Hindi ako believe dito. Hindi ako believe. Hindi ako napabilib ng Crystal Maiden. Iba pa rin yung Crystal Maiden ng EU. Naka-hex, naka-nullifier ito. Wala, walang arit. Walang arit to. Ay, Aether Lens. Okay na Aether Lens, pero Linked Spear muna yung uunahin. Pero item check muna tayo. Sabi ng viewer na, ayan, puro boots. Umuulan ng brown boots. And 4 stop, Blink Dagger for the Batrider, Drums of Endurance, Mass of Madness, Yasha for the Luna, Dragon Lance, Blink Dagger for the DK, BKB. Pero wait natin, Batrider, umi-scout muna. Yun na naman, Ember Spirit na naman ba yung makikita o Crystal Maiden? Pero Ember muna yung gustong tunugin. Pero yan na yung roar. Tumama sa Maiden. Maiden malulusaw. Warlock Golem na ilapaga. BKB pinap na ni Morphling. Lalaban sa gitna ng gulo. Pero mawawala muna yung sustain nila si Oracle. Pero eto naman, na Dragon Tail pa. Hunter in the Night. Sakto yung gabi. Pero yan na. Luna with the Eclipse. Melting down. Nightstalker and Ember Spirit will fall as well. Four heroes dead sa side ng Alpha Red. Triple kill para kay Papa Skim. Papa Skim, wala ba tayo dyan? Uy, chat nga natin. Chat natin, wala. Pero, yan. At, pindutin mo nga, pindutin mo nga. Ayan. Mahal na ako nun. Ayan, ano ba yan? Mahal na mahal nyo ako, guys. Mahal na mahal nyo ako. Pero, eto, tier 3 mid tower. Daan-daan muna dyan. Warlock Golem, lalayo nyo muna. Huwag nyo ibigay yan. Laking gold yan. Ember Junior Smith ng Dota. Ayun, napatay. Nawala. BKB, next item para kay Ember Spirit. Pero kita nyo naman yung damage na binibigay na itong Geek Fam. At Luna now with the BKB. Pagkapasok ng Ember, dead in. Dead in tawag doon. Hindi Remnant in. Pagkapasok mo, patay ka na, dead in.
Pumasok lang. Pumasok para mag-effort. Parang sa bagyo lang yan, pagpapasok ka. Yun yung maganda sabihin eh. Pagbaha, may bagyo, pumasok ako para mamatay. Yun sasabihin mo sa magulang mo. Pero 16 and 14. Pero Morphling ha, lumalaban pa. Lumalaban pa and mukhang going for the eye of Scotty. Here comes the smoke coming from the side of Alpha Red. Kung papasok ba, mamamatay lang din. Bakit ka papapasok? Pero ayan na, Warlock muna yung unahin nila. Pero okay lang, wala namang Warlock golem. Okay lang. And item check tayo, balik tayo doon sa item check natin kanila. Lincoln Spear, Morphling, Blocking Bar, Eye of Scotty, diretso na to. Si Crystal Maiden naman, Aether Lens, going for the Lincoln Spear din, Drops of Endurance. Fearless naman, Maelstrom, heading straight for the BKB. Leonax, Hood of Defiance, at wala pa siyang follow-up item. 16 and 15. Luna, ako. Ito na lang kailangan yung i-watch out eh. Yung Luna, saka yung Morphling. Yung Morphling, di pa nila ma-takedown masyado. Yung Luna, laging nabibigyan ng space para makapag-eclipse. Yung ulti naman ni Crystal Maiden, hindi naman niya mailabas. Kaklase mong pumasok ng walang assignment. Ayun, walang assignment. Kanina, dalawang beses siya pumasok ng walang assignment eh. Ayun, pag wala kang assignment, wala kang buhay, syempre. Syempre, pag bagsak ka, patay ka talaga. Patay ka talaga sa prop mo. Ilista mo sa wanted. wag naman natin awayin si Fearless. Talagang hindi lang nila kinaya yung farm nung geek farm. Oh, CM, ano, Tres yung ano eh, Tres CM eh. Nag-offlane CM to eh. Kala ko naman CM ng Europe, yung pala CM lang pala. Crystal Maiden, normal na Crystal Maiden, normalin. Oh, magiging, ayun! Narinig yung stream, magiginzo. Ayun. Yun yung inihintay ko. Yung giginzo. Tapos nalipayer. Anong pangalan mo? Ayan. Korean, ano. Anyong aseo. Si Tres. Yeah. Hindi, Alpared to. My pro, ayan. Hindi yun, ayan. Ayan, Tres na, ano. Stress na CM. Mamaya. Nalipayer dapat. Kapag may nalipayer ka, bilib na ako sa'yo. Baka maibaliktad mo pa yung laro. Nagbigyan yun talaga. Pero yan na nga, smoke. Pero yan na kagad. Batrider, lilipad-lipad. Aapoy-apoy. Yung aswang, hinahabol. Mukhang blink in sa aswang. Blink in. Ayaw pa. Naghahanap ng iba. Pero, Ember Spirit, mauungulit lang Luna with the Eclipse. Pero ito, Crystal Maiden, mukhang may masusunog dito. Pero, ay, wasak na wasak. Dito si Crystal Maiden, tinawanan na lang ni Luna. At mukhang malayo pa yung kanyang pinapangarap na Aghanim, or I mean the Sight of Vice. Mukhang hindi naabot, sabi ng Geek Fam. And now, we hungry. Sabi ni Scam666, we hungry. Pero nandyan na yung fortification. Ember Spirit, nangungulit lang. Pero nasan yung damage nyo? Nandyan pa yung Aegis of the Immortal. Pero roar onto Ember Spirit. Tanong, bebase ba o mag-aasim muna sa hero? Pero sabi ng Luna, objective gaming muna daw. Abang DK and the Luna, tuloy-tuloy sa pagpapush. The Dragon Tail onto the Night Stalker. Napop na yung Pipe of Insight. Napabuyback na yung CM. Mid lane Rax, makukuha na ng Agik Fam. Ayan, bottom. Ay, grabe naman yung sustain. Walang minuto na hindi nabigyan ng Shadow Word dito si Luna. Luna, 4 and 2. Pero kita nyo naman, buhay na buhay at walang kagalos-galos dito yung side ng Agik Fam. Eh, may tuturo ako sa inyo. Minsan din natin napapansin to. Pag dito, yung status ng buyback, pag may gold na bilog, may buyback yon. Pag wala, blanco lang, wala siyang gold na outline, walang buyback yon. So, ayun, minsan makikita natin, mamimiss natin dito. Minsan kasi may nagka-clash, tapos may magtatanong ng buyback. Ayun, tandaan nyo lang lagi ha, dito sa gilid, sa bar. Pag sa observer lang makakakita nun, pag may gold na bar, may buyback. Nag-buyback. Oo nga, nag-buyback. At least, so, hindi ka masasabihin ng team, uy, ang bubo mo naman, ba't di ka nag-buyback?
Hindi magbabuyback ka na lang, 'di ba? Tingnan natin up. Si Morphling or si Dogbrain with the Eye of Skadi. Kumpletong-kumpleto, pero anong gagawin siguro ng Ice Caddy mo? Mamaya na daw, hindi na daw papayag na tumaba pa yung Morphling. Luna clearing out the Creep Wave. Dragon Form, nandyan na naman yung malaking dragon ni Chuan. At eto na, makukuha nila bottom lane of Rax. Luy, Luna, kinopya na lang ni Morphling, pero Morphling lalaban, BKB pinap. There goes the Pipe of Insight. There goes the Warlock Golem. Mababurst down yung sustain na Oracle. At two heroes dead para sa side ng Alpha Red. At mukhang Morphling mawawala. Malulusaw yung Crystal Maiden. Nag-freezing field pero walang magagawa. Habang ito naman, GG will be called. Game number one will go to the side of Agik Fam. At hindi nila kinaya yung dragon. Masyadong malaki yung dragon ni Chuan. Cannot be. So that was game number one. Mukhang end pass nga. Na-end pass for game number one. Again, yung matatalo dito, tanggal na sa ang tournament or ang gaming tournament na 2018. So short break muna po kami. Wombo X Combo, we will be right back. Men lose more than 100 strands of hair a day. Use Dove Men Plus.